最初にちくわと出したよ。わかるの、マジョスキー。じゃあね、ヘロポサインヨマゲンダンアラオ、こんにちは、みなさん。Ito na naman po ako, si Mari Pecato. Ngayon po ay ituturo ko sa inyo ang paggawa ng tempura. Napakadaling paraan lang po. Kailangan lang po natin ng sangkap na ito. Ngayon, sisimulan na po natin at ipapakita ko sa inyo kung ano ang ating mga kailangan. Ito po yung kailangan natin sa paggawa ng tempura. Yan, may depende po sa inyo kung anong klaseng gulay yung ilalagay ninyo, kung anong klaseng recipe po ang inyong gagawin. Bale, bimili po kami nitong shrimp, tapos itong mushroom. Sa Japanese po ay irengi. At itong kamote, kalabasa, itong shishito. Ano po ba ito sa Tagalog shishito? Basta sili din po siya. Tapos ito pong ating oba. Dalawa yung binili namin. Gusto rin kumain kasi ng aking asawa ng tempura na sausage. Kaya bumili kami ng hotdog. Chikwa. Ito, gawa sa isda po siya. At siyempre, ang pinaka-importante po sa lahat, itong ating oil. Salad oil. Sarada abura. At samahan din po natin ng itong lotus. In Japanese is rengkon. Kaya simulan na po natin ang paghiwa ng ating mga gulay. Kailangan din po pala natin ng sibuyas. Kasi masarap din po itong gawin na tempura. Bale, ang una po nating hihiwain itong ating kamote. Lagyan po natin ng asin itong ating tubig. Para po yung ating kamote, ibababad po natin dito. At para hindi po siya mag-iba yung kulay niya, ibabad muna po natin yung hiniwa natin na kamote. Ito na po siya ngayon. Ibabad natin ng 5 minutes. Then, ang inext naman po natin, itong ating lotus or rengkon. Lagyan din po natin ng asin tong rengkon, yung ating tubig. At haluin po natin para matunaw yung asin niya. Ito naman pong rengkon o lotus. Meron po siyang parang ano nga yun, sa papay, parang meron siyang dakta ng konti. At medyo nag-iiba din yung kulay niya, kaya dito natin ibabad muna ng mga 5 minutes din po. Yan, kalahati lang po yung gagawin kong tempura sa lotus. Kasi sayang po, baka hindi po maubos. At marami po, iba't ibang putahe. Naugasan ko na po itong ating shishito. Lagay natin dito, i-set aside po natin. Tapos ang next naman natin ay itong ating oba. Tanggalin lang natin yung kaunting tangkay ng oba. Ito siya. Tapos i-next po natin itong ating irengi. Bali, ano din po siya ng mushroom. Hindi po siya kabute. Nakita po kong talong sa loob ng red, kaya gamitin din po natin to para maraming klase ng tempura. Yan. Medyo kapalan po natin yung hiwa sa kanya. Ambo nikite. Dekoretote. Onde? Dekoret Kuifu? Ah, chumote. Kuifu de. Sono hoga ikoshin, ya. Kuifu ni shite. Eh. De kuifu ah, de buatsu. Para hindi daw siya maghiwa-hiwalay, lagyan natin ng toothpick. Turo ng aking asawa. Hmm.
dito natin simulan tusukin sa pinaka maliit. Yan. Ngayon naman po ay babalatan natin itong ating shrimp, itong ating heavy, eh, ano ba ito sa Tagalog? Hipon. Medyo matigas pa siya. Ugasan muna natin siya sa tubig. Ito na po yung nabalatan natin na hipon. Bali, iniwan ko po itong kanyang buntot. Tapos, siwain natin dito. Tsaka dito. Ayan. Tsaka dito po. Para matuwid yung kanyang ano. Para hindi siya nakabaluktot. Kanyang po yung tsura niya. Ayan ang asin. Tapos, ugasan po ulit natin. Ito na po yung mga nahiwa ko na mga sangkap sa paggawa ng tempura. Yan. Ito pong lotus, kamote, mushroom, oba, shishito, chikwa, ebi, hotdog, sibuyas, talong, at ito ang ating gagamitin sa paggawa ng tempura. Sa Pilipinas po, kung wala po kayong ganyan na mabilhan, pwede pong gamitin ninyo ay yung harina na may itlog at saka po konting asin para magkaroon po ng lasa yung ating tempura. At syempre, kailangan din natin gumamit ng pinaka-sauce ng tempura. Ito po yung gagamitin namin ngayon na pinaka-sauce ng tempura o sausawan po ng tempura. Pwede rin po kayong gumawa ng toyo, yung light mild na toyo lang po na meron pong dried, ano, dry bonito, yung katsuobushi po. Pwede po yun ang gamitin ninyo. Pakukuluan lang po ninyo, then may sausawa na po kayo. Bali po, ang nakasulat po dito ay 100 grams ng ating powder ay 160 cc na tubig ang ilalagay po natin. Ngayon po, paghahatiin ko po yung aking gawa. Bali dito po sa isang lalagyan, dito ko po gagamitin yung fresh natin na pantimpura, yung ating hipon, chikwa, at saka yung ating hotdog. Then, dito naman natin ilalagay yung ating mga gulay. Tapos, next natin, lagyan natin ang tubig na 160 cc. And haluin na po natin ng haluin. Maging crunchy yung ating tempura, lagyan po muna natin, mag-coating po tayo ng cornstarch. Para medyo, para dumikit po yung ating tempura na panlagay sa ating mga sangkap. Sorry, ito na po yung kinoting ko na ano, mga sangkap sa paggawa ng ating tempura. Simulan muna po natin sa ating kamote.
Hello po sa inyo, magandang araw. Ito na naman ako, si Tayko.